medyo ba yung nakikita ko? Motor, Aerox, pero tingnan nyo yung gulong. O, halika. Malapad. Nakamags. In fairness, ha? May brake light pa. Okay. So, syempre, sama natin yung mayari. Attorney Joe na laban. Pagtignan natin ngayon kung paano tumakbo dun sa banking mamaya sa pupunta ng Marilaki. And then, pupunan namin sa likod. Pero yung details nito, doon namin titignan sa site. Doon natin hihibayin yung paano ginawa, ano yung detalyes hindi gumawa. Magkano yung ginastos. Imagine, motor pinagpalit sa BMW. Pag-usapan natin yan. Pero ngayon, natakbo muna tayo. Suplado naman. Ano? Sa suplado, check lang. Okay? See you. Sabi mo ngayon, hindi ka makalusot. Di ba, hindi, wala namang babaan ng paa. Walang babaan ng paa. Ngayon, pag-usapan na natin yung ano, yung details. Nakita na namin bumangking doon sa mga kurbada kanina sa Marilaki. So ngayon, paano nga ba nagsimula?
And bakit nga ba naisipan niya? Imagine mo, motor, pinagpalit niya ron sa BMW X5. So, tanungin natin. Okay. Ano nga ba dahilan? Bakit nga ba biglang naisip mong magmotor? Dati ba nagmumotor ka na? Nagmumotor ako, pero yung mga, ano, yung mga Honda Wave gano'n. Ay, mga day cambio na ano rin. Hindi talaga scooter. Bakit biglang na pumasok sa isip mo suddenly na... Noong pandemic, wala akong ginawa kung hindi manood ng YouTube, di ba? May nadaanan akong may tatlong gulong na motor. So yun, dinalo ko lang siya. Pinanood ko lang. Pinanood mo sa yung YouTube. Paggawa? Sa YouTube, pinapanood ko. Tapos, nung pwede lang lumabas, kinausap ko yung gumagawa. So yun yung epekto ng pandemic. kaya napanganak ito. So, magandaan na ito. Saka na nagmumotor na, nakakita ka na nagmumotor kahit na naka-stop, hindi nakasayad yung paa. Kasi, pakita natin. Ayan. Meron siyang tatlong gulong. And in fairness, ang lapad ng gulong. Kita mo naman. Di ba? Gaano karami yung adjustment na ginawa para dito sa ano? Actually, walang adjustment yan. Walang adjustment? Gumagawa talaga sila nito eh. Yung dalawang ito talaga yung ano nila, trabaho nila o negosyo nila? Oo, yan ang negosyo niya. Kahit anong klase ng motor? Pagdating ko doon, may ginagawang BMW eh. GS1200. Really? Wow. So, yan, nakagawa na yan. Meron na silang pang Aerox. Okay. Ito. Kasi marami nagpapagawa ng Aerox. So expertise talaga nila yan? Tapos ang ginawa nila, yung gitna nung ano, yung gitna ng gulong pinasag. Gitna ng gulong? Yung sentro. Pinalit yan. Pinalit yung ano. Okay. So yan ngayon ang gear niya. Yan yung pinaka-propeller niya. Hindi na napalitan. Kasi yun din ang ginamit. Binasag na yung loob. Pinalit lang yan. So hindi naman pala yung pinagpalit. Akala ko pinagpalit niya yung BMW niya. Yung X5 niya. Hindi. Mas gusto niya lang kasi magmotor din ng at least hindi ka ganong pagod. And okay naman doon sa banking. Nai-enjoy. Baka susunod na biyahe sama ng Philippine Loop. Ayan lang, good luck. Mga ilang limit tayo haabutin doon. And yan. Sobrang maganda yung performance naman. Hindi matagtag ba kanina habang medyo matagtag sa mga yung malubak na daan siyempre. Kasi yung shocks niya, shocks ng motor eh. Hindi shocks ng gulong. Okay. Yung shocks niya yung pa rin eh. Stuck lang yung shocks. Ayan. Kung makikita nyo paano siya inassemble. Ayan, yung details, parang yun yung pinakang kinakabitan ng gulong niya dati. Nilagyan ng kadena, and then sprocket. Ayan, nandito rin yung shock sa dating kabitan niya. May mga medyo masalimuot din. At details yung pagkakagawa. And then nakaano rin siya, disc brake. Sa kabila, ayan. Siya ng Wonder Bikes baka naman. And yun ang presyo, tatanong natin mamaya sa may-ari. Okay. So, ngayon ang tanong. Magkano ginastos? Magkano? Mura lang. So, mura lang yung motor. Magkano yung conversion? Yung conversion mahal. Magkano yung conversion? Ngayon conversion ito 125. 125,000. Ito na yung result.
Pero i-invest ko dito safety. Safety. Walang babaan ng paa. Ah. Walang semplang. O, saan ka pa? Pero may gaywang. May gaywang. Let's go! Ayan na result. Okay.